airport sa Bulacan hindi nakaligtas kay Christine na bagyo. Dito po sa may Malabon ay kitang-kita po ninyo. Ay pupuntahan po natin airport ay grabe no. Ay baha pa rin po hanggang ngayon sa may Malabon na area. May mga area pa rin na baha. Dito tayo sa may Monumento Dumaan mga kababayan. Ito pong Muli si Skywalk TV. At ipapakita po natin yung pinaka-latest update po sa ginagawang New Manila International Airport. At samahan niyo po ako, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-follow sa ating pinaka-latest update. Dito na po tayo dumaan sa MacArthur Highway. Galing po tayo ng Monumento at EDSA at ito na po ang ating mga mararanasan dito. Ipapakita po natin yung mga pagbabago pong kaganapan dyan po mismo sa ginagawa ng airport sa may Bulacan. Siyempre, tuloy-tuloy po ang ating pag-update sa iba't ibang lugar upang magbigyan kayo ng impormasyon at mga latest na kaganapan. At alam naman po namin, ginagawa po talaga ang airport sa Bulacan ay napakalaki pag matatapos po ito mga kababayan. At mababawasan ang bigat dyan po sa NAIA International Airport. At dito na po tayo dumaan mga kababayan. Shumorkat na po tayo. Papunta na po tayo dito sa may Malabon. Ayan, dire-diretso po tayo dyan. At meron po tayong ipapakita ditong area na to na aking dinaanan. Ayan ang aking mga eto. Dito po sa area na to meron pa pong ayan o. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin nawawala yung tubig. Dahil ginagawa po itong area na to, tinatambakan na po nila, tinataasan. Dahil ito po sobrang baba. Dito po sa may Malabon na po ito mga kababayan. Ayan o, kitang-kita ninyo. Itong area na to, lubog na po. Lubog pa rin po sa tubig. Grabe. Ayan, ano pong masabi nyo po sa ating pinaka-latest update na pamunta po tayo sa may Bulacan-Bulacan. At ito pong era dito sa may Malabon ay grabe pa rin po ang ano, baha. Hanggang ngayon, bagamat wala na po si Christine, pero yung tubig pa po dito hindi pa po nawawala. Ito pa po tayo ayan, airport, New Manila. Dito po ay grabe. Dire-diretso po yan, papunta na po iyan ng dito tayo sa may Malabon. Ubando, mga kababayan. Itong aking dinaanan, dire-diretso papuntang Ubando po ito. Pero makikita nyo po yung daanan dito. Ayan o, grabe po yung baha pa rin po dito. Hanggang ngayon, dahil mababa po yan. Pero yung bandang unahan, mataas na po yung area. Bale, ito pong aking pinapakita sa inyo kasi tatabunan po ito, tataasan nila. Para hindi na po mismo bumaha dito. Yun po yung pinakasolusyon na kanilang ginawa dito. Na ako yung kayo dadaan dito. Ayan, ito po ang inyong mararanasan. Grabe, no? Meron po kasi tayong ipapakita po doon sa New Manila International Airport. Dahil po ay basa sa bandang unahan. Tapusin nyo po itong video na to para makita nyo po yung aking sinasabi. Na hindi pa po, hindi rin po nakaiwas sa bagyong Christine. Yan po. Nakita nyo na po, baliin to, itinaasan na po nila. Kaya na po, hindi na po dito nagbabaha. Ayan. Dito po ako sa may Pangulo. Ayan, Barangay Pangulo. Ayan, dire-diretso, Ubando. Grabe po kasi talaga dito sa Ubando, binabaha talaga dito. Lalo na pag ano, high tide at lalo na pag tuloy-tuloy yan na pag-ulan. Ayan. Salamat sa isang mabuting pagkakataon na tayo muli nakapag-update. Salamat sa ating mga viewer, subscriber na lagi na sumusuporta sa ating channel. Na dito nga po, no, may mga lugar pa po dito sa may Malabon ay may baha pa rin po. Ayan, dire-diretso po tayo. Papunta na po tayo sa may simbahan ng Ubando at yung kanilang plaza. Papakita rin natin. Bali dito sa area na to, okay na po yung ano, wala na pong ano dito, baha. Dahil ang laki na po ng itinaas nila dito sa area na to. Kaya hindi na po nagbabaha dito sa area na papuntang Ubando. Pero dati, ay mababa ito, ay grabe ang baha rin po dito. Dito po kasi ako dumaan para mapakita sa inyo yung kabilang side. Dito sa may Ubando. Ayan o. Okay na po. Dating dumadaan ako dito,
Baha-baha pa eh. Barangay Pangulo. Pero yan oh, sa Barangay Pangulo, dito makikita ninyo, may ipapakita po tayo dito na kanilang ginagawa. Ayan, nagkaroon kasi dito ng medyo traffic na konti. Dahil ipapakita ko sa inyo kung gaano kataas yung kanilang tinatabunan ng lupa dito. Dahil nahabol nga po nila yung pagbaha-baha dito. Dahil kawawa po talaga yung lugar dito sa Malabon. Pero ito na po yung kanilang solusyon. Ito, pakita ko po sa inyo mga kababayan ha, kung gaano kataas ang kanilang tinatambak ng mga lupa dito. Ayan o, sinisimula na po nilang tambakan dito sa area. Ayan. May bakal naman po kanilang nilalatag. Yan ang good news, no? Hindi puro lupa lang at simentong kanilang nilalatag, no? May mga bakal po silang inilalagay. Ito na po yung aking tinutukoy. Ayan, no? Grabe, sobrang taas, no? Ayan, no? Ganyan po kataas ang kanilang tinatambak dito sa area na to. Kita ninyo mga kababayan. Ayan, no? Lagpas ng isang motor, eh. Ayan, no? Ang taas. Kailangan talaga nilang tabunan ng mat. Napakataas yan, mga kababayan. Ayan, no? Halos isang motor na ang kanilang tinaas dito. Dahil tingnan nyo naman, no? Ganyan po talaga dati. Ayan, no? Baha-baha na, oh. Ganyan po ang kanilang nararanasan dito. Pero ang pinakasolusyon na, taasan ang lupa yung pinakakalsada, tabunan. Ayan. Ang magiging problema na lang dyan, yung mga bahay. Hahabulin na lang po ng mga bahay ng mga nakatira dito. Pero ganyan kataas ang kanilang itataas. Kasi kung hindi nila gagawin yan, ay araw-araw, no, tuwing may bagyo, talagang lubog lagi ang Malabon dito sa may Barangay Pangulo. Grabe ang uban ito. Kaya ito na po yung pinakasolusyon nila. Taasan ang kalsada. Grabe yung kanilang itataas dito. Pero ito na po yung pinakasolusyon na mangyayari. Ang mangyayari dyan, yung mga mabababang lugar, ayan o, sila ate naglalakad pa, ay sila naman ang babahain. Pero ang gagawin nila, tataasan na lang nila ulit para mahabol po, no? Kasi kung hindi nila tataasan yan, ay ganito po talaga araw-araw dito. Umulan at high tide ay talagang binabaha itong Barangay Ubando at Barangay Pangulo. Yan. Banda dito sa unahan, medyo okay-okay na. Konting-konti na lang yung mga tubig-tubig. Pero pag lumakas na naman yung ulan na naman, baha na naman ulit dito. Ganito po ang kanilang nararanasan araw-araw mga kababayan. Kung kayo'y nagagawi dito, papunta po ito ng Ubando. Dahil pupunta po tayo sa may Bulacan-Bulacan para ipakita sa inyo yung aking nakita ng aking drone. Okay na po kasi yung ating drone ay gawa na. Kaya sinimula na po natin dito po sa may airport na ginagawa mga kababayan. And comment nyo below kung ano po masasabi nyo po dito sa ating pinaka-latest update na meron pa po palang mga lugar dito sa may Malabon ay lubog pa rin po hanggang na ilang araw na po, no? Tapos nang wala ng bagyo si Christine, pero may bagyo na naman na parating at si Leo wala na rin po. Yan na po ang ating mga mararanasan naman. Pero dito ay ganito ang kanilang mararanasan pagtag-ulan at may mga bagyo na may mga lugar na lumulubog na sa baha. Ito po kasing left side natin, dagat na po yan mga kababayan. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng ating mga viewers. Pero sa mga nakatira dito, sanay na po sila na ganito ang kanilang mga nararanasan dito. Ayan, tuloy-tuloy po ang ating pag-update upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at mga latest na kaganapan dito sa ating bansa na ipinapakita po natin na meron dito sa Bulacan na ganito po ang kanilang mga nararanasan. Ayan, dire-diretso lang po tayo. Malapit na po tayo sa may plaza ng Ubando. Ayan. Ito na po yun. At ayan nun, sobrang dami na tao na mga nakatira dito. Ayan. Ito na po yung kanilang church sa Ubando. At ito yung kanilang People's Park. Ayan. Nakikita ninyo. Yan yung People's Park sa kaliwa. At dito po yung mga pag may gustong mabuntis, sumasayaw dyan sa may Ubando. Sabi nila.
Yun po ang kanilang mga pamahiin dyan. Ganun po ang kanilang ginagawa. Yung mga gustong magkaanak. Ayan, dire-diretso tayo. At kakanan dito tayo kasi one way na po yan. Na, minsan nahuli ako dyan, dumire-diretso ako. Ayun. Hindi ko napansin, napansin yung pinaka-placards na kakanan ka dapat. Pero dati kasi pwede dumiretso doon. Ayan. Dire-diretso na po tayo. Papunta na po tayo sa may ayan. Sako pa rin po ito ng Obando, mga kababayan, kasi yung pinaka-hangganan yung tulay na madadaanan natin mamaya. Yung pinaka-dead end ng Obando at ng Bulacan-Bulacan, yung pinaka-tulay mamaya na ipapakita natin. Ayan, dito po nagkakaroon na po ng traffic po dito. At ito ang ating mararanasan. Dahil maliit lang po kasi yung kalsada dito. Kaya nagkakaroon talaga ng pagka-traffic. Ayan, dire-diretso lang po tayo. Ipinapakita po rin natin yung kabuang view dito sa lugar na to. Sa mga hindi pa po nakakapunta. At syempre, nakikiramay tayo. Nadaanan natin, merong namatayan. Ayan, no? Ito, unang nakita natin. Kaya po pala nagkakaroon ng traffic. Ayan, no? Nakikiramay tayo sa unang namatayan na ating nadaanan. Dahil po kasi tatlo po ito. Nabigla po rin po ako, no? Ngayong kuha natin kahapon ay ito. May ililibing. Ito yung una natin na daanan. Kaya nagkakaroon ng traffic. Ayan, nakikirami po tayo sa namatayan po. Ganun po talaga ang buhay ng tao. Hindi po natin alam, no? Kung sinong mauuna sa atin. Pero ang tiwala natin, palagi yung magagawa sa tulong at awa ng Diyos. Ayan, dire-diretso pa rin po tayo. Ayan ang ating latest update natin. Dito sa may Obando, Bulacan. And Bulacan. Ayan, dire-diretso pa rin po tayo dyan. Ito yung aking mga naranasan ng aking pagbiyahe. Pinapakita rin po natin pinaka-area dito, yung mga bahay nila dito at yung mga sasakyan. Yan, karamihan na, puro mga ganyan na, oh, ng ito yung palengke. Dito na sa may palengke ng Obando. Ito, may right side dito papuntang Valenzuela naman po. Shortcut ng pa-Valenzuela. Diyan ako dadaan mamaya pauwi. Shortcut na po ng papuntang Valenzuela. May Valenzuela People's Park din po kasi dyan, eh. Kaya dyan ako dadaan mamaya. Dito tayo. Ayan, may palengke na rin sila dito. Talagang din na rin sila mismo lalayo sa lugar kasi kompleto na rin po itong Obando. Kaya ilat ng mga nakatira dito, dyan na lang po namamalengke. Ayan, dire-diretso po tayo. Ito kasi dire-diretso na po ito. Papunta na po tayo mismo sa may tulay. Ayan, ito naman po. Ito, yung aking pangalawang nadaanan. May namatay na naman po ulit. Naililibing. Ayan, oh. May namatayan na naman po ulit. Nakikiramay tayo sa pangalawang namatayan. At nakikiramay tayo dyan. Pangalawang beses na nating nadaanan. Ayan. Banda kasi sa una na kay aking right side, papuntang Valenzuela, meron doon po kasi kanilang libingan, sementeryo. Kaya dito po sila dumadaan, mga kababayan. Ayan. Dito po kasi ako dumadaan, papuntang airport. Kaya yan po ang ating mga mararanasan dito. Medyo makitid lang po yung daanan talaga nila. Tag isang lane lang po talaga. Hindi, kung gusto nyo pong makaiwas ng traffic, dyan ka pa sa MacArthur dadaan. Kung papunta ka ng Bulacan, yan, MacArthur talaga dadaanin mo.
Pero kung ano ka talaga, mas mabilis ang biyahe Sky NLEX ka na dadaan. Ito na yung pinaka kalsada no, kabilang side. Nakikita nyo, mga fish pan na po ito. Yan. May mga fish pan na po dito. At yung left side, dyan na po mismo yung airport, mga kababayan. Ayan. Ito pa po ang aking isa pang nadaanan. Nakikiramay tayo ulit sa pangatlong namatayan. Ayan. Balita ngayong nakahapon ay nakatatlong ano no, tatlong ililibing. Yun po ang ating naranasan dito. Ayan o, pangatlo. Medyo marit lang po kasi yung cemetery nila, kaya dito sa may Obando. Ayan, dire-diretso na po tayo, papunta po tayo sa may airport. Ayan, inahanap po natin yung basura kasi naamoy na po natin yung ano, yung amoy ng basura. Ang ano po dito no, yung kanilang tambakan ng basura, dito pinaka sa malapit lang po dito sa may airport na ginagawa. Nagulat din ako eh. Dito po yung pinakatapunan ng basura nila dito. Ayan o, paglagpas dyan ng ito kasi paghapon, dito naman masyal sila. Ayan o, dito sa may left side na to, ayan. Ayan, dyan. Dyan mismo sila nagtatapon ng mga basura. Ayan o, tambakan na ng basura po yan. Yung left side na yan. Wala sila yung pinakamalaking ano eh, ano ng mga basura. Hindi kagaya sa atin sa Misa Quezon City, diyan na po mismo tinatapon sa may bundok na po eh. Ng Mateo Rizal, diyan na po tinatapon yung mga basura. Wala na pa kasi sa Payatas eh, tsaka Payatas B, hindi na tinatapon doon. Bali doon na po sa Mateo na. Ayan, dire-diretso na po tayo. Yan, barangay hall. At ito na po yung pinaka makikita natin, yung tulay yung pinaka dead end ng Obando at ng Bulacan, nagdudugtong sa dalawa. Ayan, muli po salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow ng ating pinaka latest update. Pinapakita po natin yung mga area dito. Dito pag malalakas talagang ulan, etong lugar na to na aking dinadaanan dito ay baha rin dito. Grabe rin ang baha dito. At lalo na pagtuloy-tuloy. Ito po yung ginagawang tulay. Ang latest update po dito ay ito yung matatapon ng 2025 ayon po sa nakausap natin dito. Ini-elevated na rin po kasi nila itong tulay. Ayan o, makikita ninyo. Pakita natin yung kanilang gagawin dito. Ayan o, both side ay gagawin pong elevated na rin po ito. Ayan o, ganyang kataas na rin po ang mangyayari. Dahil kasi inaabot din po talaga ito. Ayan o, di ba nakita nyo, sobrang taas na. Yan, gagawin pong elevated nila etong tulay dito. By soon, matatapos po ito na 2025 na ating abangan. Ito na po yung naghahati ng Obando at ng Bulacan-Bulacan. Yan, ang isa pa po nating ipapakita dito, nakita natin no, ito kasi libre mangisda dito, yung mamingwit. Etong right side, ito bakanting lote yan na ang daming nanguhuling isda dyan. Araw-araw po yan mga kababayan, kung ikaw mahilig mamingwit ng isda, ito pong area na itong right side na ito, libreng mamingwit ng isda. Ayan o, nakita nyo ang daming namimingwit ng isda dyan. Open po yan, libre yan. Ang dami silang nakukuli dyan ng mga bangus, tilapia. Yan. Yan naman po, kabila ang side dyan, libre na pong manghuli ng isda dyan, mamingwit lang. Na yan ang kanilang ginagawa dyan, namimingwit na. Pero meron ka ng ulam. Ayan, dire-diretso po tayo. At sa bandang unang tayo magpapalipad ng drone, ipakita po natin yung kabuang area pa. Sa bandang unaan kasi, meron tayong mga napuntahan dito na binabaha. Paglagpas dyan sa may arko ng Bulacan-Bulacan ay etong area ina-upgrade na rin po nila yung pinakakalsada dito, tinaatasan na rin po nila dahil pag high tide at tuloy-tuloy na pag-ulan, etong area po nito ay binabaha na. Yan o, dito po sa may yan, yung arko mismo ng Bulacan-Bulacan,
itong aking dinadaanan, mababa to dati. Ngayon, tinaasan ng tinaasan nila kasi nagkakaroon nga po ng pag-high tide at umaabot dito sa mga nakatira nito. Kaya ang ginawa nila, mas lalo pa po nilang tinaasan. Pero ganun pa rin po talaga dahil ito, dagat na po kasi ito. Kaya inaabot pa. At yung mga nakatira dito, ay nasasanay na rin po sila, no? Hindi na rin po sila umalis. Ayan po, ang aking tinutukoy yun, no? Nakita niyo yung paakit na, tinaasan na po nila yung area dito. Dahil ito, dati kasi, grabe rin po talaga. Meron tayong kuha na video dyan, lubog talaga ito, pag high tide. Kawawa yung mga nakatira dito. Kaya mas lalo nilang tinaasan pa. Ganun po ang kanilang pamamaraan ng ginagawa nila ditong solusyon. Kaya nakita ninyo, lumubog na mismo yung mga bahay para mataasan lang mismo yung kalsada. Ayan. Dito, hindi pa po nila nagagawa, pero tataasan po nila ito. Itong area na to, nakita nyo na po yan, no? Nabungkal na po nila nito. Butas-butas na po yung kalsada dito. Hindi pa lang po nila nasisimulan. Hindi pa po natin alam kung kailan nila sisimulan. Pero ang taas po yan. Yan ganyan kataas po. Mga lagpas din, kulang-kulang ng isang motor din ang kanilang itataas dito sa area na to. Aabangan natin ang pinaka-latest na update dito. Dahil itong both side na po ito ay dagat na po yan. Itong right side ay palaisdaan. Itong left side ay dagat. Pero ganyang kataas po ang kanilang itataas. So, nakita po ninyo yan sa gilid. Ayan. Mga kulang-kulang isang motor ang kanilang itataas dyan sa area na to. Kasi ito, kasi dito ay binabaha na po ito. Itong area na to. Pag high tide. Grabe rin ang baha dito. Hindi na makakadaan yung motor. Going to Bulacan. Kaya ang ginagamit nila dito yung kolong-kolong na sumasakay sa mga malalaking ano, para may sakay mo yung motor mo. Ayan. Banda dito, ang dami rin mga nanguli ng mga isda. Ayan, mga namimingwit. Libre po kasi mamingwit na ngayon dito eh. Ayan o. Sa mga mahilig mamingwit dyan, ayan na po ang inyong ano, pagkakataon. Ito, itong may isang may pagmamayari nitong lupa na to. Hindi pa po sila dyan ano. Malawak po yung may-ari dito. Itong may bakod oh. Yan. Pero bandang itong unahan, nabenta na po yan. Ay upgrade na po yan ng San Miguel Corporation. Abangan natin sa mga hinaharap yung kanilang mga gagawin na pagbabago po dito. Ayan, wala na rin po nakatira dito sa area na to. Dati meron eh. Ayan o, umabot na po yung tubig. At eto na po, ipapakita ko na po sa inyo yung pinaka-drone shot natin. Pinakita lang natin yung pinaka-view. Eto na po yung ating pinaka-drone shot, mga kababayan. Mula dito, nagpalipad tayo ng ating drone. At medyo malayo-layo ito. Umabot ng 1,500 meters ang layo mula dyan sa may kalsada hanggang papunta po dito sa may airport na ginagawa. Ang ating pinaka-latest update nito ay eto po ang aking tinutukoy, mga kababayan. Nang bagyong Christine, pumasok na po sa loob yung tubig. Ayan o. Kita ninyo. Bagamat ngayon ay wala pong gumagawa dito sa may airport, ay hindi pa po natin alam, no? Inuna po kasi nilang gawing yung NAIA International Airport. At ina-upgrade po kasi nila yon ng San Miguel. At dito ay wala pong gumagawa. Sa ngayon, yan po ang ating mga masasaksihan. Yung tubig, no, galing sa dagat ay pumasok na mismo sa loob. Siyempre, pag bagyong Christine, kailangan po talaga ito mataas na mataas. Dahil pag bagyong Christine, naku, ang airport ay may possibility na lumubog din. Kitang-kita nyo na yan, no? Mataas na po yung kanilang pagtatampak yan, ha? Pero may bagyo talaga ng ano, grabe, ay pumapasok yung tubig. Ayan o. May mga area na dito ay lumubog na, no? Yung lupa, naging tubig na. Ayan, ang aking mga nasaksihan. Pero yung sa bandang dulo, hindi po tayo makarating doon ng ating drone. Meron ng ano, establishment doon sa may pinakadulo. Ayan o. Ayan. Meron na. May parang pinaka-office na sila dyan. Or barracks. Sa mga nagtatrabaho dito. Yan o. Ito yung aking tinutukoy, mga kababayan. May mga area dito na lumubog na o.
Kita nyo yan? Pumasok na yung tubig sa loob at yung bandang dulo. Dahil high tide at grabe yung bagyong Christine, ay may mga area na dito na lubog na ng tubig. Kailangan pa talaga ito taasan pa ng taasan. Parang dyan sa may ano, Noa, ang sobrang taas po na kanilang ginawa. Yun yung aking tinutukoy, yung sinun natin. Hindi na po natin makalapit ang ating drone kasi ito 2,500 hectares itong mga kababayan sa mga bagong pasok ng ating channel. Dahil balak po nila ito, ito sa magiging world class dito po sa may Bulacan-Bulacan na pag natapos po itong airport ay napakalaking tulong sa mga nakatira dito. Napakaraming trabaho ang magaganap at madedevelop po itong lugar na to pag natapos po ang airport na ginagawa nila. Yan, ano pong masasabi niyo po dito sa ating pinakalatest update na pumasok na po yung tubig dito sa may airport na ginagawa dito sa may Bulacan-Bulacan. Ayan. Grabe talaga yung bagyong Christine. Ang daming mga naapektado sa Bicol, sa Batangas, at dito rin po sa may Bulacan-Bulacan. Mga grabe rin po mga naranasan mga tao dito dahil ito'y nakapaligid po ng Manila Bay, mga kababayan. Eh no, yung bandang dulo makikita ninyo no, ay puno na ng tubig. Yan, comment nyo na below kung anong po ang sabi nyo po dito sa ating pinaka latest update. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-follow kay Skywalk TV at tuloy-tuloy ang ating pag-update sa iba't ibang lugar upang mabigyan rin mga informasyon at mga latest na nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. And keep safe palagi and God bless. Ito pong muli si Skywalk TV at ito po ang kaganapan sa may airport na ginagawa.